Magandang umaga po sa inyong lahat. Paumanhin po na na-late ang ating devotion ngayon. Na-delay po yung aking flight. At nakarating po ako rito sa Taiwan ng mga alas 3 na. At pagdating ko ng alas 3 dito, saka po ako naghanda para sa devotion. At umidlip ako sandali. Kagigising ko lang po ngayon. Kaya paumanhin po sa pagka-late. Pero ituloy po natin yung ating pag-aaral para matapos na natin loobin ng Panginoon yung chapter 11 ngayong umaga. At paki-message nyo na lang yung iba na nakapag-devotion tayo pero late lang ang umpisa. Nandito po ako sa food court ng Taoyuan Airport. Dito sa Taipei Taoyuan Airport. Kaya po isandaling manalangin. Maraming Diyos, marami pong salamat sa inyo sa umagang ito. Sa kabila ng kapaguran at ng iba naming ginagawa ay binibigyan niyo pa rin kami ng pagkakataon na mag-aral ng inyong mga salita. Salamat po o Diyos sa inyong kabutihan at sa patuloy na pangunawa na ibinibigay sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay? So, tuloy po natin yung ating pag-aaral dito. Dito lang ako. Ayan. Roma chapter 11. Using ko lang po yung gamit. Roma chapter 11. Dito po tayo sa verse 18. Itutuloy ko na po yung picking up from our discussion kahapon. Salamat at naririyan pa rin yung iba sa inyo. Message nyo na lang yung iba o i-forward nyo na lang sa iba para malaman na nagkaroon tayo ng devotion na late nga lang. Ano oras na ba ngayon? The time is 6:19 dito sa akin. Sabi po rito, pero huwag kayong magmalaki na mas mabuti kayo kaysa sa mga sangang pinutol. Alalahan ninyong mga sanga lang kayo, hindi kayo ang bumubuhay sa ugat, kundi ang ugat ang bumubuhay sa inyo. Napakahalaga nito. Kahapon, pinag-uusapan natin na yung Israel ay sanga na naputol, no? Pinutol ng Panginoon yung sanga at idinikit tayo, naligaw na sanga. Ibig sabihin, hindi tayo kabilang, pero ibinilang tayo ng Diyos. Ngayon, sinasabi sa atin ni Apostol Pablo, huwag tayong magmalaki na naidikit tayo. Tandaan natin, tayo ay sanga lang, hindi tayo ugat. Hindi tayo ang bumubuhay sa puno. Now, that is important. Huwag nating iisipin na mas mahalaga tayo kaysa sa mga Israelita. Huwag nating isipin na tayo ang, kumbaga yung bang tayo, parang tayo na ang nagmamay-ari sa kaharian ng Diyos. At tayo na yung, pinili ng Diyos at tayo na yung tagapagmana. Mga kapatid, isinama lamang tayo ng Panginoon. Now, kahapon sabi ko sa inyo, layunin ng Diyos na idikit talaga tayo sa mga taga-Israel at maging kabahaging tagapagmana, pero pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo, may nauna sa atin at tayo ay sanga lang talaga. Ginawang tagapagmana ng dahil sa kahabagan at biyaya ng Diyos at nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesus. Pero hindi tayo yung original at hindi tayo yung originator, hindi tayo yung pinagmulan. Hindi rin tayo ang nagsusustain. Listen, this is important. Yung pananampalataya natin, hindi yan na nagsusustain sa kaharian ng Diyos. Ulitin ko po. Yung pananampalataya natin, hindi yan ang nagtataguyod sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ang nagtataguyod sa atin. Hindi tayo ang nagbibigay ng karangalan sa Panginoon.
ang karangalan ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng karangalan. Pwede na rin nating i-apply yan. Hindi yung pag-ibig natin ang nagtataguyod sa atin sa Panginoon. Yung pag-ibig ng Panginoon ang nagtataguyod sa atin. Kaya, huwag tayong magmamalaki. Tuloy natin pagbasa. Verse 19. Maaring sabihin ninyo, pinutol sila para maikabit kami. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo at kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Huwag magmataas. Sabi rito, huwag kayong magmataas. Sa halip ay magkaroon kayo ng takot. Yung pagkaputol sa kanila at pagkadikit sa atin ay hindi dapat magdulot ng pagmamataas, kundi magdulot ng takot. Bakit? Sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Now, may mga nag-iisip sa atin, no? May mga nagsasabi minsan, pwede ba tayong mawala sa kaligtasan ng Panginoon? O pwede ba tayong may kakayanan ba tayong umalis sa buhay na ito sa Panginoon? Tignan ninyo yung sabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo nagsabi nito at nakalagay sa Bible ito. Sabi rito, umpisahan ko sa verse 20, napakahalaga nun. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya kay Kristo at kayo naman ay ikinabit dahil sumampalataya kayo. Kaya huwag kayong magmataas. Sa halip ay magkaroon kayo ng takot. The key is pagsampalataya at takot. Yung pagsampalataya natin sa Panginoong Jesus ang nagsusustain sa atin doon, ang nagkabit sa atin doon. At itinataguyod na tayo ng Panginoon. Pero sabi sa verse 21, sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin kayong putulin. Inalis nga ng Panginoon yung mga Israelita, tayo pa. Si Apostol Pablo nagsabi dyan, ulitin ko, sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Tuloy natin. Dahil dito'y, dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. May nagsasabi, pagka ba ikaw ay nakasumpong ng kaligtasan, maliligtas ka na ba habang buhay? Ano sabi rito ni Apostol Pablo? Verse 22. This is important, mga kapatid. Actually, pagkagising ko ngayon, nisip ko, i-announce ko na lang na sa Monday na lang yung devotion. Para konting pahinga na lang rin sa akin. Pero hindi, na may urgency na maintindihan natin ito. Ano sabi sa verse 22? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan. Pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. So, pwede kang manatili sa kabutihan ng Diyos, pwede kang hindi manatili sa kabutihan ng Diyos. At pag hindi ka nanatili sa kabutihan ng Diyos, puputulin ka ng Diyos. May hindi ako pwedeng putulin ng Diyos. He is bound by my declaration of faith. Hindi. Sabi rito eh, ano sabi rin sa 21? Sapagkat kung nagawang putulin ng Diyos ang mga likas na sanga, magagawa rin niya kayong putulin. Kaya kinakailangan itong kaligtasan na ito na natanggap natin sa Panginoon ay magtulak sa atin na maging mapagpasalamat, magkaroon tayo ng takot sa Diyos, at mamuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. Ang kaligtasan ay hindi nagtutulak sa atin to live easygoing, free-willing, total, ligtas naman ako, kaya kahit ano, hindi. Maging mapagpasalamat ka, igalang mo
yung pagkapili sa iyo ng Panginoon. At ikaw ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Sabi rito, verse 23. Kung hindi nagmamatigas ang mga Hudyo, kundi sasampalataya, ikakabit din silang muli sa puno dahil kaya itong gawin ng Diyos. Kaya sila idikit ng Panginoon. At yan nga, pinag-usapan natin kahapon. Verse 24, sapagkat kung kayong mga sanga ng olibo ay ligaw, ay naidugtong niya sa olibong inalagaan, kahit na hindi ito kadalasang ginagawa, mas madaling idugtong muli ng Diyos ang mga sangang pinutol mula sa dating puno. In the same way, kayang pumutol ng Diyos, kayang magdikit uli ng Diyos. Pero dun muna tayo dun sa point na kinakailangang maging maingat at takot. Ano yung takot? Naku, baka mawala sa akin. Hindi. Maging takot ka na gumawa ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Maging takot ka na maging rebelde sa Diyos. Maging takot ka na maging pabaya sa pananampalataya. At maging masunurin at mapagpasalamat ka. Hebreo chapter 12. Pumunta tayo doon. Hebreo chapter 12. Tingnan natin. Ito tayo sa verse 28 hanggang 29. Hebreo chapter 12, verse 28 to 29. Ito tayo. Sabi rito, Hebreo chapter 12, verse 28 to 29. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa kanya, dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. Ano sabi ron? Magpasalamat tayo sa Diyos kabilang tayo, dahil kabilang tayo na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Ibinilang tayo ng Diyos sa kaharian niya na hindi nayayanig. It's an eternal kingdom, a strong kingdom, an enduring kingdom. At dahil kabilang ka ron, maging mapagpasalamat ka. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Yun ang karakter ng isang totoong anak ng Diyos, ng isang totoong ligtas. Ano yun? Nagiging mapagpasalamat at nagkakaroon ng paggalang sa Diyos. At sumasamba sa Panginoon ng ano, sa nakalugod-lugod sa Diyos. Our focus now is on God. Kaya hindi tayo nitong kailan lang. Kahapon yata. Kanina. Pagkagaling, nung nandito dito na ako habang naghahanda ako sa devotion, may nag-message sa akin. Hindi ko sasabihin kung sino at kung saang bansa galing. Basta may nag-message sa akin. And I think this is important to realize. Sabi niya sa akin, Pastor, pwede po bang wag muna akong sumamba sa Sunday para may palipasin lang muna ako sa sarili ko? Ganyan kasi tayo minsan eh. We make it about us. Na yung pagsamba sa Diyos is about us. Maayos ako ngayon, sige, sasamba ako. May blessing ako ngayon, sasamba ako ng masaya. May kabigatan ako ngayon, hindi muna ako sasamba sa Panginoon. Medyo may nakaaway ako ngayon. We make worship about us. At sinabi ko sa kanya, hindi pwede. Magsimba ka. Hindi ito about us. Ito ay tungkol sa ating Diyos. Yung pagpunta natin sa Linggo, sa simbahan, it is not for us. Para sa Diyos yan. Ihaharap natin yung ating sarili sa Diyos. At bilang isang kalipunan, no, isang church, humaharap tayo ng sabay-sabay at nagpupuri sa Panginoon. At dinadakila natin siya at nagpapasalamat tayo sa Kanya. Ngayon, yung issue tungkol sa atin, let the Holy Spirit deal with that. Isantabi mo yan at ibigay mo sa banal na Espiritu. Pero never worship or never stop worship because of you. It is not about us. Ito'y tungkol sa Diyos.
Eh, nabibigatan talaga ako eh. Eh di mag-ayos ka ng sarili mo. Prepare yourself to be a worshiper for the Lord. Ihanda mo yung sarili mo. Eh may kabigatan po ako eh. Eh di ibigay mo yung kabigatan mo sa Panginoon para maging handa ka na magpuri sa Kanya. Eh may nakaaway po ako. Eh di makipagbati ka. Eh di humingi ka ng tawad, magpakumbaba ka. Eh ayaw niya po akong patawarin. Ang mahalaga, naka-move on ka na. Ikaw, nasabi mo yung dapat mong sabihin, tapos magpatuloy ka. This is not about us. Kinakailangan dahil tayo ay pinakitaan ng Diyos na napakasaganang biyaya at kahabagan at pag-ibig. Matuto tayong magpasalamat at sumamba sa Kanya, ng nakalugod-lugod sa Kanya, at magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Amen? Yung mga anak ng Diyos ay namumuhay ng may paggalang, at yung hindi naman talaga ligtas at pabanjing-banjing lang sa church dahil wala talagang relasyon sa Panginoon, ayun, hindi nila naiintindihan kung ano yung meron sa kanila. Kumuha pa tayo. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8 to 15. Ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8 to 15. 2 Peter, chapter 3. Liting ko, no? Yung mga totoong ligtas, natututo silang mamuhay ng may paggalang sa Diyos at pinahahalagahan nila yung kanilang kaligtasan. Bakit? Alam nila eh, anong kahulugan nung gawing kang anak ng Diyos eh. Alam ba niyo bakit tinanggihan ng Diyos si Esau? Hindi niya pinahalagahan yung pagkapanganay niya eh. Kaya nga yung mga totoong anak ng Diyos, and I qualify that once again, yung totoong anak ng Diyos, alam nila kung gaano kahalaga yung gawing kang anak ng Diyos. At iginagalang nila yon, ipinamumuhay nila yon, na sila ay mga anak ng Diyos. Now, ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8 hanggang 15. Medyo mahaba ito, pero babasahin ko lahat. Ngunit huwag sana ninyong kakalimutan, mga minamahal, na sa Panginoon walang pinagkaiba ang isang araw sa 1,000 taon. Para sa Kanya, pakisulat po natin, ikalawang Pedro, chapter 3, verse 8 to 15. Ayan. Para sa Kanya, ang mga ito ay pareho lang. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong, masusunog ang lupa, at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Now, verse 11. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang ano? Dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang langit sa apoy at matutunaw ang lahat na nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis, at walang kapintasan sa paningin niya. Yun ang ating tungkulin, mamuhay ng mapayapa, malinis, at ano to? Walang kapintasan sa paningin niya. 15. Alalahanin niyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao, gaya nga ng mga isinulat sa inyo ng mahal nating kapatid na si Pablo sa pamamagitan ng karunungang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Binanggit na rin si Apostol Pablo yung kanyang mga isinulat. So ano yung consistent dito doon sa binasa natin sa Roma? Dahil magkakaroon ng pagwasak dito sa mundo, dahil magkakaroon ng paghatol,
At dahil may kahabagan din ng Diyos na gusto niyang magsisi yung mga tao, tayo na kabilang sa kanyang kaharian ay kinakailangang mamuhay na pabanjing-banjing, easygoing, happy-go-lucky? No. Mamuhay tayo ng ano po? Maka-Diyos, banal, no? Mapayapa, malinis, walang kapintasan sa paningin niya. This is about our life, sa pamumuhay natin ito. No? So, consistent yan. Ginagawa tayo ng Diyos na matuwid. Binigyan niya tayo ng katuwiran para mamuhay ng matuwid. Binigyan niya tayo ng kabanalan para mamuhay na may kabanalan. Dahil sa kalinisan ng Panginoong Jesus, naligtas tayo para mamuhay tayo ng malinis. Dahil sa ginawa ng Panginoon, pinakitaan tayo ng pag-ibig para mamuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. At balikan natin yung Roma 11. Ano sabi ng Panginoon? Sa verse 22, Roma 11:22, ano sabi ron? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Mabagsik siya sa mga nagkakasala, pero mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa kanyang kabutihan, pero kung hindi, kayo man ay puputulin din. Mabuti ang Diyos sa mga namumuhay sa kanyang kabutihan, pero kung, ano sabi ron? Kung hindi, kayo man ay puputulin din. Puputulin yung hindi mamumuhay sa kabutihan ng Panginoon. At iisipin niya, ay, ligtas na ako. Wala na akong pakialam dyan. Kahit ano gawin ko, ligtas na ako. No. Mamuhay tayo na malinis, may kabanalan. Pwede ko ba ulitin uli? Pwede ba magsirang plaka? Binigyan tayo ng katuwiran ng Diyos, yung katuwiran na nanggagaling sa Kanya, para mamuhay ng matuwid. Binigyan tayo ng kabanalan ng Diyos, yung kabanalan na nanggagaling sa Kanya, para mamuhay tayo ng may kabanalan. Amen? So, tuloy natin yung pagbasa. Sa Roma chapter 11. Dito na tayo sa verse 25. Natatandaan nyo, 2 days ago, itong verse 25 nabanggit na natin. Pero itutuloy ko yung pagbasa. Anong oras na ba? Nako. Sige, tatapusin ko lang to. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang isang katotohanan na ngayon ko lang ihahayag sa inyo para hindi maging mataas ang tingin nyo sa inyong sarili. Ang magpagmamatigas ng mga Hudyo ay hindi panghabang panahon. Ito'y hanggang makumpleto lang ang kabuang bilang ng mga Hudyo na sasampalataya kay Kristo. Binanggit na natin yan, 2 days ago. Ano yon? Friday? Ano ba ngayon? Saturday? Friday? Thursday? Noong Thursday natin yan. Ah, hindi, Wednesday. Wednesday natin yan nabanggit. Itong verse 25. Kung hindi nyo napanood yung devotion ng Wednesday, panoorin nyo, napakaganda nyo. Verse 26, pagkatapos niyan, maliligtas ang buong Israel gaya ng sinasabi sa kasulatan, magmumula sa Sion ang tagapagligtas, aalisin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. Yan, kasama yan, yung devotion ng Wednesday. Gagawin ko ang kasunduan ito sa kanila sa araw na aalisin ko ang kanilang kasalanan. Verse 28, dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang magandang balita, naging kaaway sila ng Diyos. Pero kayong mga hindi Hudyo ay para kayong mga hindi Hudyo ay mabigyan ng pagkakataong maligtas. Pero kung ang pagpili ng Diyos ang pag-uusapan, mahal pa rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ninuno. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo. Dahil sa tipan ni Abraham sa Diyos, nagkaroon ng pagmamahal ang Diyos sa mga Israelita dahil sa tipanan nila ni Abraham. Kaya nga ano yung in-encourage ko kayo last Wednesday, makipag-covenant na kayo sa Panginoon para sa inyong sambayanan. Makipagtipan kayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip sa kanyang pagpili at pagpapala. The callings of God are without repentance. Hindi binabago ng Panginoon. Pagka sinabi niya isang bagay at nakipagkasundo siya sa isang tao, he will see it through.
maiingatan ng Diyos yung ipagkakatiwala mo sa Kanya. Ano yung sabi ni Apostol Pablo? I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Pag may ipinagkatiwala ka sa Panginoon, maiingatan ito ng Panginoon. At naingatan ng Panginoon at iniingatan ng Panginoon yung kasunduan nila ni Abraham. Verse 30. Dati kayong mga hindi Hudyo ay suwail sa Diyos, pero kinaawaan niya kayo dahil sa pagsuway ng mga Hudyo. Ganoon din naman, kaaawaan niya ang mga Hudyo sa kabila ng pagkasuwail nila, tulad ng ginawa niya sa inyo. Sapagkat hinayaan ng Diyos na ang lahat ng tao ay maging alipin ng kasalanan para maipakita sa kanila ang kanyang awa. Okay, hanggang dyan muna tayo. Naging mahabagi ng Diyos sa atin, idinikit tayo, pero winawarningan tayo, maging magalang tayo, na tayo ay maging maingat at maging mapagpasalamat, dahil kung naidikit tayo ng Diyos, kaya niya rin tayong tanggalin. Kung natanggal ng Diyos yung Israel, kaya rin niyang tanggalin yung mga hintil. Kaya, ano yung sabi ko kanina? Yung mga hintil, tayo, naligtas, na binigyan ng kaligtasan ng Panginoon, yung mga totoo na nakasumpong ng kaligtasan ay marunong mamuhay ng may pagpapasalamat, takot, at paggalang sa Diyos. Malinis, sumasamba ng may nakalugod-lugod sa Panginoon. Kaya, pagpalain natin ang Diyos, pasalamatan natin siya, at ituloy na lang natin bukas yung verse 33. Again, paumanhin na na-late yung ating devotion ngayon. At hinihiling ko na inform natin ang lahat ng ating mga kapatiran at i-forward nyo sa kanila ito para malaman nila na natuloy po yung devotion ngayon. See you Monday, mga kapatid. At sa Monday, nasa Pilipinas po uli ako para dumalo ng conference uli sa mga workers at maging bahagi at makapagturo sa kanila. Bakit ako umuwi ng Taiwan pa kung sa Monday nasa Pilipinas? Kasi sa Sunday po ay anniversary ng ating church. First year anniversary ng isang daughter church dito sa Taiwan, yung Luchu Church. Kaya magjo-joint fellowship kami, yung lahat ng mga nasa South, para sa gawain na yon. Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyo, sa inyong kabutihan at pag-iingat sa amin. Dalangin ko po, maging eye-opener ang lesson ngayong umagang ito. At maintindihan namin kung bakit mahalaga na mamuhay kami ng malinis, makadiyos, banal. Kung bakit napakahalaga na sumamba kami in your terms, on your terms, hindi sa terms namin. Because this is about you. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa mga pag-aaral na ganito. We give you all the glory. We give you all the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Binabati ko yung aking asawa. Siguro kanina mini-message niya ako, tinatanong kung bakit wala pang devotion. Ano? Yung mga ngayon palang nakapagbukas, si Ate Annie, balikan niyo yung umpisa, may explanation ako ba tayo na late. Pero God bless sa inyo, binabati ko misis ko, si Pastora Never, I love you nang. Mamaya magbabiyahe na rin siya, pabalik rito sa Taiwan, nauna lang po ako ng ilang oras. At yung mga anak ko, si Wewe, no? Nagagalak akong makita siya, nag-speaker siya kahapon sa gawain dyan sa Dubai. Pagpalain ka ng Panginoon. At yung mga anak ko na dadatnang kumamaya, si Limwell, si Shaleib at saka si Evangel. See you Monday po mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon.